Hello mga kapapsi, ngayon magluluto tayo ng bibingkang pinina ng Pangasinan. Ito, umpisan na natin. Lagay muna natin yung mga tuyo na ingredients. Kailangan sa lahat ng ingredients natin, makakagawa tayo ng dalawang tray. Ganito kalaki. Kasamain muna natin yung mga tuyo. Sugar. Kalahin lang natin. Para ma-mix. Saka natin sunod na yung mga ano, iba. Dalawang kanyang ginamit kong ano, kondensada. Iba lang ng brand. Ngayon natin yung gata. Isang evaporated milk. Haluin. Natin lagyan na ang vanilya. Pabango. Makikita nyo, malapot pa siya. So, magtatagtag ako ng 1 cup ng water. Okay. Tayo lang muna natin sandali para matunaw lahat yung mga ito yung ingredients. Crack tayo ng anim na egg. Crack muna natin sigurado para aram natin na yung hindi siya sira. Pag i-direct natin pag mayroon yung pula, aram natin na hindi sira yung egg. Thank you.
ilagay na natin cheese. Habang nilalagay natin yung cheese, nakaswitch na yung oven natin, nakasit sa 350. Tayo lang natin mag 350 na yung oven, saka natin to lalagay. Haluin muna natin pagka nalagay natin yung isang cheese bago natin ilagay yung kasunod. Okay, ready na. Pagyan natin ilagay sa tray. Sprayan muna natin ng oil itong ano natin. Tray. Kung wala kayong oil na ganito, pwedeng lagay nyo ng oil lang. Mantika. Natin. Haluin mo ng konti para mag-spread lahat yung cheese. Tama lang yung ganyang kadami. Tama, dalawa. Sige natin ilagay dahil naka-ready na yung oven natin. Ilalagay natin sa oven ng 20 minutes sa pinakamababa sa oven. Tapos tignan natin kung makikita nyo naman kung pwede na siyang luto na siya. Tapos ilalagay natin bandang taas. Antayin natin ng mga 10 minutes na naman. Medyo mainit pa siya. Mas maganda to pag nag-cool down na siya. Alam natin lang kante. Yun. Sa likod niya. Tingnan natin. Masarap. Ayos.